hindi naman siya nagbaha, pero ganyan-ganyan lang sa amin, ano, variegations yung kanyang mga dahon, ano. Ayan, oh, kitang-kita naman. Tapos ngayon nakikita ko na yung katulad sa pechay na pag lumalaki, ayan, oh, ganyan. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, katatapos lang ng ulan at grabe, no, nitong mga ilang araw, eh yan, nagkakasunod-sunod na naman yung ulan, ano. Pero okay lang yan kasi nape-fresh yung ating mga plants. Ngayong araw na ito, bibigyan ko kayo ng updates dun sa ating mga tinanim na mga buto, no. Kung ano na nangyari, magulay yan at mga house plants, yung ating mga anthurium. Bibigyan ko kayo ng balita kung ano na nangyari dyan, ano. At tara, ikot na tayo sa ating garden kasi ang ganda mag-ikot ngayon sa garden pagkatapos ng ulan kasi fresh na fresh po yung mga plants, ano. Ayan, samahan nyo ako ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back, at ayan na nga, kita nyo, hindi naman siya nagbaha, pero ganyan-ganyan lang sa amin, ano. Before, kapag mayroong sunod-sunod na ulan, ito yung bumabaha yung pinakadaanan dyan. Pero this one, dito sa ating garden, yan lang, ano, o mag-ikot-ikot na tayo kung ano nangyari sa ating mga halaman, especially yung ating mga tinanim, ano. Bibigyan ko kayo ng updates. So, tingnan muna natin to, no, ito yung ating anthurium na mga buto dito natin binaon, pero so far wala, puro damo yung tumutubo, wala pa akong nakikitang senyales kasi pag tumubo yon parang kamukha nung sa pansit-pansitan, ano. Pero ngayon, ayan, oh, wala pa tayong nakikita, pero antabayan na natin yan. Ito naman yung tinanim natin na buto ng bonsel, ano, yung mga ganito yan, yung tinanim natin dyan, pero wala pa rin tumutubo so far. Pero tingnan pa rin natin kasi ito almost 1 week na, no. Pero base sa aking experience, kapag talaga mabilis na yung talagang pag-germinate, kahit 1 week po tumutubo na. Pero meron akong ilan na mga anthurium na talaga namang nakita ko na tumubo na. Puntahan natin yon. Pero tingnan natin muna yung mga plants natin dito kasi tingnan nyo, bagong ulan at fresh na fresh yung ating mga plants dito. Pero puntahan natin yung anthurium na sinasabi ko sa inyo. So, habang naglalakad tayo, nakita ko tong yan, pinaka pansit-pansitan tumubo dito, no. Ang daming yan kapag matatapos ang ulan. Ito yung tawag daw dyan, sinaw-sinaw din, ano, sa bandang Visayas. Napaka-effective yan sa gout tsaka sa mga may rayuma, no. So kapag meron kayo niyan, yan, inumin niyo lang yung tsaan nito, no. Meron ako ginawang video diyan, balikan niyo yung sinaw-sinaw, ano, or pansit-pansitan. So puntahan natin dito ko yung nilagay mga anthurium natin, ano. Ito, yan. Oh my god. Lumaki na yung mga binili natin before na anthurium. Kaya lang, parang nagkaroon ng something na pagkasunog, ano. Anyways, ayun siya, medyo malalaki na. Ganda nung variegations. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na tinanim natin before na merong variegations yung kanyang mga dahon, ano. Ayan, oh, kitang-kita naman kahit maliit pa, no. Pero ito, para kasing kamukha siya nung pansit-pansitan kapag bagong tubo, ano. Parang ang kanyang pinakadahon hugis puso, ano. Kaya lang po, may times na, ayan, o, kita nyo, may natutunaw. May ilang natutunaw, kaya medyo
hindi pa rin ganun ka-stable kahit na tumubo yan, ano. Tapos ito, meron tayong ilan dito pang patubo na buto. So far wala pa rin ako nakikita na nag-germinate, ano. Ito lang talaga yung mabilis mag-germinate, yung last time na tinanim natin. Siguro napakadami nun, ano. Almost baka 100, pero tingnan nyo, ganyan lang yung tumubo sa kanya, no. Tapos tutubo siya. Ang kaso, may mga ilan din na mamamatay after ilang linggo, dahil minsan kapag hindi continuous yung inyong pagdidilig or parang nainitan siya, yan, nalulusaw siya, no. Pero tingnan muna natin, ano, kung ano muna mangyayari. Sa bagay, it's a matter of survival. Kung sino makasurvive dyan, edi sila yung wagi. Pero eto, gagawin ko dito sa mga nandi dito, itong maliliit na to, yan. Yan, ito transfer natin yan sa mas malaki, no. Pero palakihin lang muna natin. Ito, isa na to, pwede na siguro to yung mga ganito kalalaki. Pero pag maliliit pa na ganito, ayan ko lang muna. Kasi mas malaki yung paso, mas prone sila sa overwatering, ano. Kaya hayaan muna natin na lumaki, no. Ikot muna tayo dun sa ating gulayan naman, ano. Kumustahin natin yung mga gulay natin. So ganyan lang, lakad lang tayo dyan. At tingin-tingin tayo sa ating mga halaman. Puntahan natin yan. Oh my God. Humiga na atay kamatis ko sa sobrang tangkad. Oh, tingnan nyo, oh. Grabe, ang tangkad na nung kamatis natin. Dapat dito pala mayroon siyang siguro tukod, ano. Tukuran natin ito kasing last time tinukuran ko, no. Tanggalin natin yung mga yan, bilaw dun sa ilalim. Yan yung ginagawa ko, no. Tinatanggal ko yung mga bilaw na dahon yan, dun sa ilalim, no. Pero dapat tukuran. Pero ito naman, tumatayo naman yung ating mga kamatis after ng umaraw, ano. Siguro dahil bumuhos lang yung ulan, kaya ganyan, ano. Gara nung amoy ng kamatis natin, ano. And ito, ito yung gustong-gusto ko na ma-achieve talaga, yung pagtatanim ng gulay sa bakuran. Kasi bala ko dito mag content ng mga pagluluto, ano. Kasi nagluluto din tayo, and gusto ko yung mga iluluto ko sa susunod nating mga video galing sa mga ani ko, no. So ito, matukuran to mamaya. Matukuran tong ating kamatis. Laki na kasi, sobrang laki. Siguro sa pag mabigat na, kapag taas ng tag-ulan o ng upag-ulan, yan, nagkakaroon siya ng mabigat na mga dahon. Kaya siya nagkakaroon ng chance na maghiga-higa, ano. Tapos meron ako napansin, nagbabrown yung dahon ng kamatis natin. And yan, ang ingatan natin yung mga bagong tubo, yung mga talbos, ano. Kasi pag yan yung talagang naapektuhan ng mga di maganda, hindi nalalaki yung natin. Katulad nito, ayan, o, nangungulubot. Ito, siling pula to. I don't know bakit nagkakaganito yung mga dahon yan. Baka may experience kayo sa pagtatanim ng mga siling pula. Ang nangyari do sa siling pula ko, tingnan nyo, o, nagkaroon ng parang kulubot dun sa dahon, ano. Hindi ko alam kung anong problema niyan pag ganyan. Pag may kulubot sa dahon yung mga sili. Halos lahat ng sili kong pula, no. Ganyan. Bala ko nga, gupitin na lang yan. Pero tingnan muna natin. Okra natin, laki na rin, no, yung okra. Tapos ito, nakakatawa. Last time, tanim ako ng pechay. Binuhos ko dyan kasi nga, napaka-plain nung taas nung ating vertical na talong, nung ating hanging na talong, ano. So, ang lalaki na nila, promise, no. Nung umpisa, nung tinanim natin siya nang nakaganon, yan, nakita ko yung pinaka katawan niya, gumanon, ano, tumaas, no. So, ang ganda nitong idea na to, tipid sa space, ano, kapag halimbawa meron kayo, ano, ang lalaki na nila, napakalalaki na. Kaya lang itong pechay ko, kasi nakita ko, ganito po kasi simula na pechay. Nung 5 days pa lang, parang maliit pa lang siya, wala pang kakorti-korti yung pinaka dahon niya. Tapos ngayon, nakikita ko na yung katulad sa pechay, na pag lumalaki, ayan, o, ganyan.
kakaroon ng mga parang dahon na ng pechay. Akala ko hindi to. Kasi parang papuso yung ano, dahon ng mga pechay. Ano? Pero kapag tumatanda pala sila, parang tsaka mo nakikita yung pagbabago ng pechay. Nakakatuwa lang kasi yung process na buto. Yung itinanim mo, tumuboy buto. Tapos yung mga buto, parang hindi ka mukha ng pechay. No? Tapos eventually, ang ganda. Parang nakakatawa. Maglilipat na ako nito kasi ang advice sa akin dito sa amin, ilipat ko yung iba. Kasi mag-aagawan sila katulad nito, siksika na, no? Yung mga layo-layo, okay na siguro. Pero yung mga, ano, katulad nito, tabi-tabi yung pinaka naging punlaan kasi parang gano'n, ano? So, bubunutin natin yan. Siguro after 3 weeks na. So, ito, nasa 10 days or 12 days pa lang, no? Yung alaman natin na to, yung ating tinanim. So, ang gagawin natin, siguro pag mga 3 weeks na, yan, pwede na nating ilipat yan. Gagawa ako dito ng isang mga lalagyanan na pwedeng lipatan, ano, yung ating mga pechay. So, tumubo na yung ating pechay dyan. Tapos, itong side na to, ang bala ko kasi tingnan yung mga polo, warak-warak na. Parang gusto ko mga gumagapang naman tulad ng ampalaya naman, ano. Yung ampalaya siguro, dyan tayo magpapagapang ng ampalaya. So, ito yung gagawin kong parang kitchen-kitchen ng mga makukuha natin. Tapos may talong pa ako doon ng mga pinunda at tinanim. Saka na natin yan, bigyan ng updates, ano. Tingnan nyo, ito yung anthurium. Mother plant ng anthurium na tinanim ko. Hindi yung mga buto niyan. Ngayon, meron pa tumutubo kaso ito parang hindi pa na mapopollinate. Pero ayan, meron siyang ano, ikikis-kis ko nga yan dun sa may ating dun, sa may anthurium na doon para magbulaklak, ano. Kasi dito may mga pollinator. Pero ang ganda nito, kulay, ang ganda ng kulay, oh. Tingnan nyo. So, may variations yan. So, eventually, sana magkaroon to ng bulaklak para yun yung tanim natin, no? So, yan lang naman yung updates dun sa ating pag-ikot dito pagkatapos ng ulan. Ganyan ako pagkatapos ng ulan, tsaka ako nagtitingin-tingin ng mga magagawa para sa susunod nating mga video. Pakita ko sa inyo yan, ano, kung ano yung mga matatapos natin dito sa ating garden. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na yung mga halaman natin, yung update sa kanila. Pagkatapos nitong ulan na to, talaga na mga ang gaganda, fresh ng mga halaman natin, ano. Salamat na maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, social na po, Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!